dami-dami mo lang iniisip, dumagdag pa ito. Isang ostrich tumatakbo sa gitna ng lansangan. Akala raw ng news cover na si Dino Rivera na mamalikmata siya nang makita ang higanting ibon na mas mataas pa sa ilang kotse sa loob ng kanilang village sa Quezon City. Bibili lang ako dapat sa tindahan sa may gates na village namin. So sabi ko, magdala kayo, gamit kayo scooter ko. Tapos yung ganyan nga, paglabas ang gate namin sa bahay, parang ganyan, may hinuhuli yung mga tao. Tapos nakita ko ostrich, sabi ko, lola, ba't may ostrich dito? At bagamat pinagpapawisan daw ng malamig, nagawa pang kunan ni Dino ang ostrich nang mapadaan sa kanyang harapan. Pero diba, kung may kinakabahan din ako, baka mamaya sa akin pumunta yung ostrich. But wait, ang ostrich, not just one, but two. Si ostrich number two, naharang ng guard. Ay, ostrich! Wala kang ID, hindi ka pwede lumabas. Hindi ka pwede, wala kang gate pass. Nakakatakot din talaga kung nahabol ka ng ostrich. Kung makikita nyo nga sa video, kahit yung mga sasakyan, di ba, biglang nag-alisan nung hinahabol na sila ng ostrich. Kalaunan, nahuli naman ang mga ostrich na pinagtulung-tulungan ng higit 10 katao. Ang mga ostrich, alaga pala ng isa sa mga residente ng village. It was actually a pet from one of the residents here. Native sa Africa ang mga ostrich, isang uri ng flightless bird o ibong hindi nakakalipad, pero nakakabawi naman ito sa bilis tumakbo at kayang umabot sa speed na halos 50 kilometers per hour. Ayon sa DNR, hindi joke ang panganib na maaaring idulot ng mga ostrich. Unang-una, alam naman natin matigas yung tuka niyan. Pag tinuka tayo, wag naman sa mata, no? Huwag na tuka tayo sa mata niyan, maaaring tayo mabulag or maaaring tayo ma-injure, oh, pag kinagat tayo niyan. And at the same time, nananadyak din yan. Malakas po yung paa niyan, no? At hindi po biro ang mag-alaga ng ostrich. At kaya rin itong manakit ng tao. Kinakailangan pa rin umanong mag-secure ng tinatawag na wildlife registration permit ang sino mang gustong mag-alaga nito. At dapat pinapayagan ito sa lugar kung saan ito balak alagaan. Sa ngayon, inaalam na raw ng DNR kung sino ang may-ari nito at kung meron itong kaukulang permit. Hindi yan yung basta-basta na parang aso, aalagaan mo lang sa bahay without any permit. Yan kailangan ng wildlife registration permit. Kaya if it is inside the village, una isipin natin yung mga ruling, no, or guidelines ng village. Ultimo manok nga, bawal sa village. Eh. Ostrich pa kaya. Ako si Ostrich Oida, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.